ito, yung clean yan. Yan yung office ng state na to, Melekeok State Office. Ito yung puntahan natin ngayon. Ito, yung parang pinaka surfing capital nila dito. So maghanap lang tayo ng parking. Guys, pupunta tayo dun sa surfing capital nila dito. Tara! Pasyal tayo! Kagala ka ng tabing dagat nila ng libre. At saka pwede ka lang maglakad-lakad. Walang bayad. Samantalang sa probinsya natin, kailangan mong bumiyahe ng 2 to 3 hours. Mag-rent ka pa ng van. Unlike dito, ito lang. Parang tulad nito, day off namin ngayon. So, we decided to go to Melekeok. At ito na. Makakagala na kami ng walang bayad. So, ito yung advantage din dito sa Palau. Nung kasagsagan pa po ng tourist dito, before pandemic pa, marami po mga turista ang pumupunta dito. Especially po yung mahilig sa dagat, mahilig mag-surfing. Ito po yung good spot para sa kanila. Pero sa ngayon, dahil pandemic po, or going back to new normal, medyo hindi ganun katao ngayon. Walang turista masyado. Malapit na tayo, guys. Kaso, tingnan mo yung mag-ama ko. Oh, nandun pa sila. Yun, medyo nahuli sila. Yan, may father and son moment. Maganda kayo maglakad-lakad dito kasi hindi ganun kainit. Hindi rin ganun ka good weather talaga. Guys, as you can see on my background, grabe yung tubig. Napaka linaw, napaka blue. At timing po, high tide tayo ngayon. Timing, meron po tayong mga matadap na nag-fishing po sila, manood din tayo. So guys, tingnan nyo yung water, guys. Napakaganda, napakalinaw, blue. At meron po dito nag-fishing din. You're from where? Malaysia. May Malaysian tayong makakasama, guys. Nag-fishing po sila. Hi! So here, this is their surfing area. Parang pinaka-capital ng surfing sa Palau. Ito, guys. As you notice, napakaganda ng tubig. Medyo malayo nga lang yung surfing spot nila. Medyo, ayun, napakataas ng wave. Pero as of now, wala pong mga nagsusurf. So guys, they're from Malaysia. And they're fishing. Yung ginagamit nilang bait is squid. Squid po. So, kung sa atin pa is isda, sa kanila squid yung ginagamit nila. And they're from Malaysia.
na tayo, guys, kasi medyo hapon na, 5:30 PM na po. Kabiyahe pa tayo pabalik ng Poror. More or less 30 minutes travel. So, tamang-tama pagdating natin ng Poror is 6 o'clock. So, para mag-prepare naman for our dinner. So, thank you guys sa panonood nyo. At huwag nyo kalimutan, mag-like, share, and subscribe sa aming channel. See you sa aming mga susunod na video. Bye! Guys, itong kanilang parang pilapil. Parang pilapil siya, guys. Guys, pero matibay. At man-made lang po siya. Ginawa lang po siya ng tao mismo. Ito, guys, napakaganda ng pagkagawa. Guys, itong as you can see, itong pilapil na to, medyo mahaba-haba, more or less mga 300 meters na pilapil lang siya, made of stone and lupa. So napakaganda. Ito, imagine mo, guys, kung paano siya ginawa. Nasa middle po siya ng dagat, pero nagawa po nila ng ganung kahaba yung pathway na to, yung daanan na to, from doon kung saan kami nag-park kanina hanggang doon sa may surfing spot nila. Guys, oh, may mga rocks dito sa gilid, as you can see, ito parang sinimento nila yung bato, tapos lupa sa ilalim, tapos ito, oh, may sako siya, pero malalim ito, talagang buhos siya sa ilalim. Kasi tingnan mo, ha, malalalim na dito yung tubig, pero nagawa nila ng mga paraan na maging pilapil siya hanggang dun sa dulo. So, isang malaking spot talaga ito na kailangan puntahan ng mga turista.